Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay lagi na lamang po may problema tungkol sa usapin ng pera? Marami po tayo mga bossing ko na pwedeng gawin upang sa ganon yung problema po yan ay masolusyonan po natin kaagad-agad. Ako po yung may share sa inyo na napakasimple pero napaka-epektibo po nito mga bossing. At ito po kailangan po ay may lubos kang paniniwala para gumana ang inyong law of attraction. Kasi kung kayo po ay may anilangan sa ganito ay maaaring hindi rin po ito tatalab po sa inyo kahit kayo po ay gumawa ng ganito. Kaya kailangan po dito ay may lubos na paniniwala at ayuda na laging sasabihin natin ay mga magaganda. Kalimutan na po natin ang pangit. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga panatiko, subukan niyo po ito. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko na pwedeng gawin upang sa ganun ay mabago po ang takbo ng ating pamumuhay. Kagaya po nitong aking i-share sa inyo na isa sa mga napaka-epektibo, simple pero napaka-epektibo po nito. Ano po ba ito mga bossing ko? Kailangan lamang po natin mga bossing ng 3 piso. Minsan mapapaisip ka, bakit 3 piso pa ang ating kailangan? Alam niyo po ba mga bossing, kapag po kayo ay gagamit ng 2, kasi ang bilang po natin yan ay may mga ibig sabihin. Kapag po kayo ay gumamit ng 2, ibig sabihin po niyan pares. Ang pares na yan ay negatibo, lalo-lalo na sa mga pampaswerte. Kaya kung kayo gagamit ng 2, isahin nyo na lamang po. Pero mas maganda sana kung 3, kasi ang 3 ay may palabis po siya. Kumbaga kung ang blessing sa atin, hihiling po tayo ay labis-labis at hindi po ito panakto lamang. Ngayon po mga bossing ay mas mainam na kayo po ay maglilinis muna ng barya bago po kayo gagawa ng mga pampaswerte. Ang gagawin nyo po mga bossing ay ganito. Kung kayo po ay meron tubig ulan, tubig dagat, tubig ilog, ay mainam po yon. Kasi yung mga nagmula sa kalikasan, yan po ay may dulot ng swerte. Kahit hindi nyo po yan lagyan ng asin or kaya ay suka, swerte na po yan mga bossing ko. At paano po ang paggawa po ninyo? Sa umaga lamang po ang paggawa ng paglilinis mga bossing. Ito po ihugasan nyo muna sa gripo at pagkatapos, saka nyo po ito ibabad ng 5 minuto dyan po sa mga tubig na aking nabanggit. At pagkatapos po nyo ng 5 minuto, hanguin nyo po ito mga bossing ko at ito po ay patuyuin nyo sa sinag ng araw at hayaan nyo siyang usang matuyo sa pamamagitan rin po ng hangin. 5 minuto lamang po yan or kaya basantayin nyo siyang matuyo at okay na po yan, gamitin natin yung pampaswerte. Ngayon po mga bossing, kung wala naman po kayong mga tubig na aking nabanggit, ay pwede nyo pong gamitin ay tubig ripo. Kaya lang lalagyan nyo ito ng halimbawa, 1 basong tubig. Pagkatapos po nito ay lagyan nyo ito ng 1 kutsarang suka at konting asin. Ibabad nyo po ito sa, i-dip nyo po ito ng 5 minuto at nakabiladburin ito habang nakababad po ng 5 minuto sa tubig, asin at suka. Nakabilad rin po siya sa asinag ng araw sa umaga. At pagkatapos ng 5 minuto, hanguin nyo po siya at ibilad din po ito. Umaga, huwag nyo po siyang tutuyuin. Hayaan nyo siyang kusang matuyo sa pamamagitan ng sinag ng araw or kaya po ng hangin. Ito po ay napakaswerteng barya na. Ngayon po mga bossing, ay pwede kayong maglagay sa bawat corner ng inyong tahanan kung marami po kayong nagawa. At pwede rin po kayong maglagay ng special na ipit na piso sa inyo pong pitaka. Yan po ay magdudulot na sa inyo ng swerte. Ngayon po mga bossing, para mas ganap po siyang swerte, ang gawin nyo po dito sa 3 pisong ito ay ilagay nyo sa isang garapon. Ayan. Pagkatapos ito mga bossing, lalagyan lamang po natin ito ng konting asin. Ayan. Pagtapos, nakaharap ka sa may silangan. Yan, ganyan lang po. Ang paggawa po na aking mga pampaswerte ay tuwing Tuesday or Friday ang pagganap. At ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga, ngunit kung abala ka ng mga ganyang araw, pwede nyo po itong gawin ng kahit anumang araw mga bossing. Basta kayo ay makakapagdasal ng team na mula sa inyo pong puso, mabilis pong mag-grant po yan. Ngayon po mga bossing ay ganito po inyo pong gagawin. Magwi-wish lamang po kayo sa loob ng garapon na mag-flow po ay kasaganaan sa inyo at instead na kahirapan. Pwede nyo rin po itong gawin mga bossing ko dahil ito ay may mga barya, nagre-replika kagaya ng mga stone, tubig. Yan po mga bossing ay napakagandang gawin lalo-lalo na sa full moon sa October 2. Pagkatapos alas 7 ng gabi or alas 8 po ng gabi ang paggawa po dyan. Pagkatapos mag-wish ka nga po dito na
matupad lahat ang mga pangarap ko sa aking buhay, magkaroon ako ng mga bagay na matagal ko nang pinapangarap, magkaroon ako ng maraming pera, magkaroon ako ng magandang bahay, magkaroon sasakyan, at maging masaya aking buong pamilya. Malayo kami na aking pamilya sa kapamakan, malayo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, at magtagumpay kami sa buhay. At kung ako man ay mayroong negosyong papasukin, ako ay dito na yumaman, or sa negosyo kong ito ngayon, ako ay dito na yumaman. Pagkatapos ito mga bossing, ilagay nyo lamang po ito sa may silangan po ninyo. Kung wala na po kayong pwesto po dyan, ilagay nyo po ito sa ilalim ng inyong higaan. Ngayon, kapag po ang ating asin ay nag-melt, hugasan nyo lamang po ito mga bossing, pati yung ating pong piso, yung tatlong piso natin, hugasan nyo sa gripo, sa inyong lababo, pagkatapos, ganun din po uli. Kumbaga, paagusin nyo po sa malayo yung tinapon nyo pong asin na natunaw. Pagkatapos ito mga bossing, ay pagtingin mo na sa malayo na, kumuha ka ng isang kutsarang suka at ibuhos ito sa lababo para ma-stop na mga kamalasan yung pinagdadaanan. At yung tatlong piso, special na po yan, na pwede nyo pong ilagay ito sa inyong pong altar or kaya po ilagay nyo sa inyong pong pitaka para ito po yung magdulot ng walang humpay na swerte, lalo-lalo na sa kaperahan. Kayo po ba'y naniniwala sa mga pampaswerte? Asya, kung kayo po isa sa mga naniniwala at nais na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, subukan nyo po ito. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!